Hi guys, this is Pink and welcome back to my channel. And for today's video, as you can see on my thumbnail, ay aking ikukwento kung paano ko nga ba na purchased or nakuha ang aking first luxury bag, which is ito, LB. Kung gusto niyo malaman ng kwento, just keep on watching. Natin sa ating bag is way back 2019. Akala ko tagal na. 2019, nagbakasyon, punta kami dito sa Pinas. Then, galing kami ng Canada. Nagbakasyon kami, uwi kami ng Pinas. Kasi nag-for good na kami na umalis sa Dubai. So, ito na nga. Nag-Singapore trip kami with sa husband ko na side. So, yung family niya. Pumunta kami ng Singapore and then doon sa Singapore, before pa naman, gusto ko na talagang bumili ng LV. Kaso, syempre wala naman tayong pambili. So, kailangan natin ipunin yung mga time natin noon. Nung nasa Dubai pa tayo. So, ayun. So, may mga, alam mo naman, ang work sa Dubai, kung mahilig ka mag-overtime, ang work sa ibang bansa, kung mahilig ka mag-overtime, may mga extra na business or extra mga work. So, mas madali mong ma-achieve kung magkano man yung amount na gusto mo. So, ayun na nga. So, kasi pinlano na bilhin siya agad. Hindi naman agad. Ang tagal ko din namang naghintay. Pero, sa Singapore, bakit sa Singapore, hindi sa Canada? Galing na ako ng Canada. So, baka tanungin nyo lang din. Kasi, sa Canada, may tax, 'di ba? May tax tayo. So, syempre, tourist lang tayo doon. So, may tax tayong binabayaran. So, hindi naman sila nagbabalik ng tax pag umexit ka ng Canada, 'di ba? Wala namang ganun. So, sa Singapore kasi pag tourist ka and then nag-purchase ka ng isang bagay, I don't know ha, pero ito yung experience ko. Ewan ko lang din. Ibabalik nila basta may receipt ka, tsaka meron silang binigay yung shop na binagbilhan mo, may binigay sa'yo, merong proof, papakita ko sa inyo mamaya, and then yun yung ipapakita nyo sa airport, Singapore airport na proof nyo, and then yung receipt, and then ayun na nga, papakita mo yun, then ibibigay sa'yo yung kung magkano man yung tax na kinuha sa'yo nung nandun ka sa Singapore. So, mga 4 days kami doon, if I'm not mistaken. 4 nights or 5 days, ganun. 4 nights and 5 days, parang ganun. So, ayun na nga, ito na nga, ipapakita ko na nga sa inyo ang aking nabili. Ano nga ba ang tsura ng binili kong bag? So, ito na yung bag. Char, ito na yung, ito siya. Ang laki ng paper bag ni LV, ni pa LV. So, ganda-ganda ang aking pangarap. Ibebenta ko na to. So, para naman mayroon akong meron akong souvenir, ganun. So, ito na nga. Ito na siya. So, punta lang ito sa inyo. Bago ang lahat, ito yon. Ito yung paper bag ni LB. Pinakita ko talaga sa inyo. Kasama kasi ito sa binayaran, syempre, diba? So, may paganyan tayo ngayon. Paano ko lang sa inyo ang clip. Kasi may bangs tayo, diba? So, hindi ko naman maano yung bangs ko. Kasi bigla ng December lang ako naglagay ng bangs. And January pa lang. Diyos ko Lord, hanggang dito na siya agad. Natusunod yung kamatahan ko. So, I cannot. So, ito na siya. Baliktad ata. Ito pala siya. Tadam! My first ever luxury bag na dugot pawis. At masasabi kong, naghirapan ko talaga to. Hirap na hirap ako, girl. Disclaimer pala po. Teka lang. Bukas tayo ng anod. Kasi, magdi-disclaimer tayo. Kasi, disclaimer po, hindi po tayo nagbabrag. Kasi, isa naman po itong bag ko na ito. Na luxury bag. And then, hindi rin po ito sponsored. And, hindi ko ito pinapakita para lang ipagmayabang or kung ano man yung mga negative na mga naiisip na mga
bashers natin dyan. Bashers. Ganun. So, hindi po siya, ano, pagyayabang. Ito lang po ay gusto ko lang po meron akong souvenir and masabi ko sa inyo kung saan, ano nga ba yung, bakit nga ba ako napabili ng bag na ito. And para mga 2019 September, hindi, mga August ko siya nabili. And ayun na nga. So, ang dami ko lang sinabi sa inyo. Disclaimer lang ang sinabi. Nagkwento pa si Bakla. So, ito na. So, ito na siya. Chan, chan. So, baliktad. Louis Keneme. Baliktad nga, sabi ko nga. Ito na nga. Oh, baliktad. And siya, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Whatever. So, ayun na siya. Ang init. Okay. So, pag in-open mo siya, ang unang... And then, sa shop na yun na binilhan ko, ilalagay ko na lang dito. Sa part na yan, kung saan ano, syempre sa LV shop ko siya binili. Ang ibig sabihin, doon sa mall na yon, dyan, yan yung itsura nung shop niya. And then, pero yung shop naman kasi is ng LV, para halos pare-parehas lang ng itsura. Yung nakalagay lang is malaking LV. Doon, ano, may pa ano sila, anong tawag doon? Pa coffee and then pa water. So, si water, hindi naman sa bastang water, bakla, alam mo kung ano, ang water nila ay Evian. Hindi ko rin alam kung tama kung pinronounce ang tamang pangalan na yon. Evian po ang aming ininom na water. Nung pinurchase ko siya, siya ba tingin si bakla? So, tingin ako doon, yan, dami, ang mahal naman kasi. Siyempre, sa ano lang tayo, dahil first time naman natin nagkabag ng ganito, doon tayo sa classic, yung hindi mawawala sa uso. Alam ko naman na... As in talagang mahal, hindi ko naman afford din naman yung mga... So, doon tayo sa classic. So, yun na nga, ito na nga. Ito yan. Ito yung LV na perfume na sample. O, diba? Ang LV din pala, mahilig magpabigay ng mga sample. Sana yung sinample nila yung mga ano, wallet, gano'n. Okay. Ito yung binigay sa ating na may kasama. Ayan pa yung nag-assist sa akin. Client advisor. Ayan, may advisor pala ako doon. Ayan siya. So, ayan siya. And then, ito yung mga, syempre, yung mga kung anek-anek. Nagbayad tayo, syempre, ng cash. So, ligay natin yun. Kasi wala naman tayong mga credit card or mga debit card. So, ito yun. Hindi ko alam kung pwedeng ipakita to, pero pwede naman siguro. Ayan. Ayan siya. Hala, ang bilis ng oras. And then ito yung mga and then ito siya pa. So, sa receipt na makita natin, ito is yun pa, kung ano yung 7% pala, 7% tax at refund and exchange policy. Voluntary, may refund and exchange policy. So, ang binayaran ko is nasa 1.4 Singapore dollars. Yan. So, yung bag. Diyan na. Gayong. Ayan o. Oh, meron din. Wala naman siyang nakalagay. Diyan nakalagay yung susi. Ito yung box niya. Taray ko. Wala naman siyang laman. Taray ko. Sakit. Ayan. Ayan yung box. Wala lang. Pinakita ko lang. Ito siya. Ito siya. Ang dust bag. Lambot. Got 3 times. Tada! My bag! Ang arte. Ang arte. So, ito na. Nagamit ko na siya. Kaya nilagyan ko siya nito. Kasi, teka lang, ilusin ko lang. Yes, club natin. Kasi, hindi ko ulit kasi siya nilalabas. Kasi nga, hindi naman kailangan ilabas. Alam mo naman, kailang ingatan. So, ayan siya. Ayan. So, nasa yung susi niya. So, ganito yun. Ito yung itsura niya. Nalagyan ko siya nito kasi pawisin yung kamay ko. So, diba, ang tawag kasi dito, may tawag sila dito. Nalimutan ko na. Yung tail, yung ano niya, yung leather niya, madali siyang pag, halimbawa, yung mga ma-oil,
O kaya ingatan yung malagyan ng anuhan ng oil and then yung pawis mo kasi madali siyang mag-black. Pero ano, normal naman yun talaga. Normal naman yun sa mga ganitong mga bag kasi nga leather siya, original leather siya. Yung ano niya kumakapit tapos nagba-brown siya. Kaya nilagyan ko siya nito para protection. And then kaya masasabi kong akin talaga to. Syempre nagpalagay tayo doon. Syempre sabi ko doon sa ano, sa nag ano sa akin nag-assist. Lagyan ng ganito. Saan ba 'yon? Lagyan siya ng likod pala 'yon. Aking may ano initials ng aking pangalan. So ayun nga, SD. SD is in the house. Ayun. So ayan, baka madumihan. Ayan siya. Mukha lang wala. Wala naman kasing daman, kaya talagang ito sa loob. Hinahanap ko yung ano niya. Ay, andito. Ito yung loob niya. And then, ito yung, nandito yung nakalagay kung kailan siya ginawa. Ata, ayan, dito mapakita. Ayan, ito. Kapit natin ang bongga-bongga. Ayan. And then, ito yung key. So, andito siya sa maliit na lalagyan na ito. Na ang cute-cute, sobra. Ayan, ayan siya. So, ito yung kanyang key. Ay, sata. Hindi pala key yun. Ito yung key niya. And then, ito yung susi. And then, ito yung padlock. May papadlock si LV. Yan. Yan. Yan na siya. Yan yung ating key. Dalawa. Siyempre, meron kang reserba. In case na bawala mo, girl. Hindi mo na mabuksan. So, wala siyang laman. Siyempre, hindi pa natin. Kasi nga, nakatabi naman siya. And then, meron siya dito ang lalagyan ng halimbawa, meron kayong pwede pang ilagay ng mga ano. Meron siya dito parang, yan o. Ayan, ayan. Pwede kayong maglagay dyan ng susi. Lagay nyo lang doon para madaling mahanap kasi nga, ano siya, spacious. Ang tawag dito is Speedy 30. So, ito yung nasa gitna. Meron kasing 25, may 30 and may 35. Doon sa mga bag na ano. Kung hindi ako nagkakamali po, pakikorek po ako kung mali. So, ayun na nga. Ayun na nga po ang ating LV bag na Speedy 30. At sobrang thankful ako kasi nabili ko na siya. Thank you sa aking sarili. Charot! Thank you syempre sa aking asawa na dahil napaka ano niya, understanding niya sa dream ko na to. Dahil siguro alam naman niya na deserve ko to. Nito. At alam ko naman na masaya din siya para sa akin. So thank you so much sa pag-support sa akin at sa kaartehan ko. Thank you. Ito siya. Ano siya, nilalagyan ko siya ng may binili ako sa Shopee nung ano para hindi na panlagay siya, panlagay. Ito siya. Ay sorry, ang bigat kasi, ang dami nakalagay. Ayun. So, ayan, cute. Ayan. Ito yung nilalagay ko dito sa loob. Para maging sturdy siya. Ano bang tamang term doon? Para talagang ano siya, yung hindi kalat-kalat yung gamit mo. Para bag organizer. Tsunga. Bag organizer girl ang tawag dyan. Para ilalagay mo siya dyan sa loob. So, iba nagtatanong sa akin kung bakit di ko muna itinry yung mga second, hindi naman second. Dapat talaga bibili ako ng second hand na LV lang. Ah, na LV. So, dahil nga, nag-plan kami na pumunta ng Singapore. Tinchinek ko lang yung presyo niya. Almost the same naman kasi naman sa Canada yung presyo niya. Kaso nga lang, dahil nga nangihinayang tayo sa tax na babayaran natin. So, tinry ko lang din na doon sa Singapore. And then, nandun na nga, nabot ko nga yung pang-arap ko. Yan na nga siya. Arte. So, ito na nga siya. So, may initials ko siya. Kaya akin na to. Ang Diyos ko. Ang pangalan niya ay Louie, syempre. Pinangalanan ko siyang Louie kasi LV siya. Si Louie siya. So, isa siya sa mga, ang aking baby. Ang number one baby ko.
ang aking paborito na hindi ko ginagamit na pang kung saan-saan lang. Ito ay ginamit ko una ay sa Singapore and then dito sa Pinas nung nag-norte. Then yun lang. Hindi ko pa ata siya nagagamit ulit. Dalawa ata, tatlo, basta ganun lang. Pagtas nandyan lang, nakakalat lang yung wallet mo, tapos may lipstick ka. Tsaka para hindi na rin siya magkaroon ng stain. Kasi syempre, iingatan mo siya. Just ko, Lord, ang mahal-mahal, tapos hindi mo iingatan. Ayan siya. So, dyan nilalagay yung susi. Ayan siya sa ilalim. Ayan yung harap. Ganito yung likod. So, nilagyan ko na kasi pawisin yung kamay ko. Naman, mahirap na. Acidic tayo. So, ayun nga po. Ito nga po yung bag na to. Ay, papakita ko dito yung presyo niya. Yung nasa online. And then, yung, yun nga kung saan ko siya binili. And then, yung itsura ko nung binili ko to. Parang naiano ko siya eh. Parang naitabi ko ata. Nasa album, nasa picture na matagal na nating dream sa nanabili na natin. And thank you po, thank you so much sa aking asawa na supportive sa pagbili nito, na alam ko naman na love na love niya ako, kaya niya ako sinuportahan dito. And then kapag ibebenta na, PM ko na lang kayo. So, ayun na nga ang aking bag, ang aking dream bag, na alam ko naman na yung mga may gusto din ng ganyang bag, alam ko kaya nyo yan. Just talagang i-push nyo lang inyong sarili at huwag kayong bibitaw sa inyong mga pangarap. Char! Alam ko anong pangarap. Pero sobrang happy ako kasi na-purchase ko siya ng aking sariling pera. Hindi ko hiningi kahit kanino. Kaya naman happy ako and I'm so proud to myself and to my, syempre sa aking kabiya, kasi sinuportahan niya ako. Dahil gusto ko lang sabihin is kung mayroon kayong pangarap na gusto nyong makamit, i-push nyo lang yan. Nagtatrabaho kayo, nagpapakapawis kayo, nagpapakahirap kayo sa inyong trabaho. Deserve na deserve ninyo kung ano man yung gusto ninyo na mangyari sa inyong kinikita. So, ayun na nga po ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe on my channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. It's Pinkie Vlogs. And like nyo na rin tong video na to. And don't forget to comment down below yung mga gusto nyo pang ipagawa na kayang-kaya natin gawin, di ba? Why not coconut chocolate? So, as I always say, Pinkie swear! Magbabalik ako! Mwah!